Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farm boys. So ayan, andito po tayo ngayon sa ating manukan naman. Ngayon lang po tayo nakabalik kasi medyo busy po tayo sa trabaho. And then always po na umuulan. So wala po tayong nagagawa pagka pumunta po tayo dito and then umulan. So sayang lang po yung oras natin. So dito po tayo ngayon sa dati po naming Rueda. Ayan, ginawa na lang po namin, kinonvert po namin na nilagyan po namin ng net para pansamantala pong lalagyan po to ng mga pullets na hindi po natin muna gagamitin or yung mga hens na ipapahinga po natin. So yun na po sila, nasa fly pens or square pens na po yung mga lahat po ng gagamitin po natin na inahin dito na, and then nandun sa square pens dun sa kabila dun malapit sa Rueda. So bukas po tayo magpa-finalize, tapos bukas din po natin sila sisimulang pakastahan. So and then yung hindi mapipili, so dito na po babagsak. So dito po sila magpapaganda ng katawan, dito po sila mangingitlog, and then hanggang sa gagamitin na natin sila for December breeding, yung season po talaga, yung breeding season na po talaga. So ngayon for early bird, we will use at least 30 hens or pullets. At least makapagpuproduce po tayo niya ng mga 100 chicks or more than 100 chicks. And then sana maganda yung papisa, at least makakuha po tayo ng mga 50 heads po na stags pagdating po ng harvest day. So yan, tignan po natin mga ka-farm boys yung mga pullets and then hens na maganda na po yung katawan yung gagamitin na po natin. Tara po sila mga ka-farm boys, maliban dun sa kabila, ito na po yung mga nakuha po natin. Meron po tayo ditong 25 heads ng mga pullets and then hens, then plus 20 heads din dun. So pagpipilian po natin to. Yung iba nandun pa sa mangga. So ito lang po yung hinuli po muna namin kasi ito po yung nakita po namin na meron pong maganda ng katawan, tapos ready na. So ito na po sila, meron po tayong apat na puti po dito. Meron pong so apat na puti, tapos ito pong mga sweaters. Ayan, yun po sila. So yun na, di na lang po natin iisa-isahin kasi marami-rami to. Ayan, Boston, tapos meron po tayong sweater. Ayan, sweaters po yan, ang red. Ito is po some 226 na sweater. And then this is a Gilmore, Tappy Gilmore. Ayan, napakaganda na po niya. And then meron po tayong lemon. Ayan, lemon po yan. Gamit po namin yan dati. Then ito sweaters. Then meron po tayong golds. Ayan, yan na po sila lahat. Bali, pinapainitan po natin sila ngayon kasi doon sa mangga. Lagi kasi dito umuulan. Kanina napakainit. Ito po yung sanhi ng magkakasipon po sila. Pero at least, ready po tayo always kung magkakasakit man po. At least, bibigyan agad ng pangunang lunas. And then, madali lang pong gagaling. So, yan ang mga ka-farm boys. So bali 25 heads po yung nandito. And then lipat po tayo dito mga ka-farm boys kasi para mabuo na po talaga lahat. Pakita po ninyo yung all hens and pullets na gagamitin po namin. Yan, ito na po mga ka-farm boys. Yan, panglimang puti. Tapos ito puti din pero white hatches po to. Ayan, yun po sila yan, no? ARL hatch. So napakaganda. And then ito sila is ready na. And then this is a hen which is swite ni engineer Sunny Lagon. Yan. Magulang na po to pero gagamitin pa natin kasi nag-iisa lang po to dito sa farm. And then this is also a white Kelso. Ayan. Yan. And then this is a possum, possum 226. Then ito na po yung
Larry Romero sweater. And then this is our Boston Hens na gagamitin natin ngayon. So this is a 1-year-old Boston Hens. Yan. Napakalaki ng mga palong, parang hindi po sila mga inahin. And then meron pa po tayong dalawang puti dito. Medyo marami-rami po tayong ibibreed na off color po ngayon. Yan. Dalawang white Kelso na straight comb. So ito sila po is umiitlog na po sila. Ah hindi, isa lang pala ito na white Kelso. Tapos tong isa is white gold. And then dito meron po tayong gold. So gold na 3 hens na gold. So gagamitin natin to. And then isang bulik. So bulik, ayan. Meron po tayong bulik. Light side po ito na bulik. Ayan, yun po siya. Medyo mailap po siya ng konti. And then ito po is yung Black Boston po natin. So ipapares po natin to sa Boston din. Bukas is makikita nyo po kung ano po yung mga kapares po nila ng mga stags or broodcocks. So yan mga ka-farm boys. So naipakita ko na po lahat yung mga hens and pullets na gagamitin po natin. So itong area po na ito, bali yung naipakita ko na po sa previous videos po natin. So dito po ito po yung uunahin natin na from here this is our, ito po yung Rueda. So from here lilinisin po natin hanggang dito. So ito po siya. Ayan, hanggang dyan. And then dito bali lalawak na po ito. So yung nasa banda dun medyo malinis na kasi tinaniman po yan ng luya and then harvest na po nila. So from here, and then kukunin po natin yung saging na yan hanggang doon sa baba. So magiging isang buo na po to. Medyo lalawak na po ng konti, medyo magaganda or gaganda na po to. So mga farm boys, so meron po siyang initlog pero yung itlog po na ito is wala pa po itong laman. Kukunin po natin and then pagka simula na pong magpakasta, at least yung una pong itlog nila is kukunin po natin. Hindi po natin isasama or isasalang sa incubator kasi for sure wala pong laman. So ayan. So marami-rami po tayong tatrabahuin bukas mga ka-farm boys, pero sige lang, dito po tayo masaya. So ayan, tulong-tulong po tayo bukas. So maraming salamat mga ka-farm boys. Mga ka-farm boys, so those were the pullets and hens na gagamitin po natin for this early bird breeding season. Before we end this video, shout out nga po pala kay Alvin Adriano, idol, maraming salamat sa always na panunood. So ikaw pa talaga yung unang nag-comment, and then ayan, maraming salamat mga ka-farm boys. So siya nga pala mga ka-farm boys, meron na po tayong Facebook page. So please like and follow Farm Boys TV on Facebook. And then siguro gagawa po tayo ng bagong channel na all about breeding lang. So we were going to make it with an English language para po maintindihan po ng mga, kasi marami pong nanonood na hindi po taga Pilipinas. So napag-isip-isip ko na i-Englishin po yung mga videos po natin, which is yung channel po na yun is all about breeding, purely breeding lang. So sana tangkilikin nyo rin. And then hindi pa po tayo nakagawa ng channel pala, gagawa pa lang, wala pa po tayong videos na para doon. Pero kung meron na po, feel free to subscribe din, and then hit like. And then maraming salamat po sa ating lahat mga farm boys. And then happy breeding po. And then ingat, stay safe, stay healthy, and then stay home. God bless po sa ating lahat.